Mga classmates! It's me, Maikin, and this time, pag-usapan natin kung paano isolve yung volume, yung unknown size at unknown height ng isang pyramid. Pero bago yan, make sure na marunong ka nang mag-multiply ng whole numbers pati ng fractions. Make sure din na marunong kang mag-solve nung area ng polygons. At makakabuti kung marunong ka na rin mag-solve nung mga algebraic equations para dun sa difficult round natin. Kung hindi pa, maglalagay ako ng link dun sa description box natin. Check it first. By the way, isang paalala, ang mag-subscribe ay makakakuha ng highest score sa exam. Yes! At ang mag-skip naman ng ads ay hahabuli ng aso sa kanto. Woof, woof! Ready ka na? Tara, perfectin natin yung quiz mo. Ano unang pumapasok sa isip mo pag sinabing pyramids? Ako, yung Egypt at yung mga magaganda nilang structures na nagsilbing libingan ng mga leader sila noong unang panahon. Alam mo ba na may iba't ibang parts ang pyramid? Tingnan natin to. Yung pinakatuktok ay tinatawag na apex. Pag nag-google ka o kaya nag-check ka sa book, sometimes ang tawag dyan vertex, pareho lang yan. Ito namang mga flat surfaces ay tinatawag na faces. Pero yung pinakamahalagang face ay ito. Ang tawag dyan, base. Mahalaga ang base dahil dito nakabase kung ano ang magiging pangalan ng ating pyramid. Example, di ba triangle yung base niyan? Ang tawag dyan, triangular pyramid. Ito pa, hexagon ang base niyan. Kaya ang tawag dyan, hexagonal pyramid. Ito naman, square ang base. Oo, square yan, nakatabing nilang. So, ang tawag dyan, square pyramid. Ito namang blue line o yung distance mula sa apex papunta sa base ay tinatawag na height. Mahalagang tandaan na yung height ay laging perpendicular sa base. By the way, may isa pang klase ng height ang pyramid. Ang tawag doon, slanting height. Ang slanting height ay yung distance mula sa apex papunta sa base ng triangular face. Perpendicular din siya. Para huwag ka malito, yung blue line ay height ng buong pyramid. Yung green line naman ay height ng face ng pyramid. Malinaw ba? To solve for the volume of the pyramid, we will use the formula V equals 1/3 BH. Ibig sabihin yan, volume equals 1/3 times the area of the base times height of the pyramid. Tara, try natin. Find the volume of the pentagonal pyramid. Siyempre, sisimulan natin yan sa formula natin na V equals 1/3 BH or V equals 1/3 times area of the base times height of the pyramid. So let us bring down V equals 1/3. At ang area of the base ay? Yes, yung 35 square inches. Ano naman ang height ng pyramid? Tama, 40. Dahil yung 41 ay slanting height. So, sulat natin 40. Again, let's bring down V and 1/3. Then, let us simplify 35 times 40. And we will get 1,400. Simplifying pa, we will arrive at 466.67. At dahil inches ang unit of measurement, cubic inches. So, our final answer is 466.67 cubic inches. At ikaw ay inabutan ng malas na kwek-kwek. Find the volume of the square pyramid. Again, simulan natin sa ating formula na V equals 1/3 BH or V equals 1/3 times area of the base times height of the pyramid. Pero bago tayo mag-proceed, tingnan mabuti. Hindi nag-even yung area ng base unlike kanina. Pag ganito, tingnan. Di ba square yan? Ano ba ang formula or area ng square?
Tama, s squared. So, susulat natin siya dito. We can now proceed. We have v equals 1/3 at ang ating s ay 10. So, we will get 10 squared. Ano naman ang height ng ating pyramid? Yes, 12. Dahil yung 15 ay slanting height. So, we can also write 12 here. Now, let us simplify 10 squared and we will get v equals 1/3 times 100 times 12. Notice, we can also simplify 1/3 and 12. Doing that, we will get 1 and 4. So, parang sinabi lang natin na v equals 1 times 100 times 4 or v equals 400. At dahil centimeters ang unit of measurement, susulat natin dito cubic centimeters. Therefore, the volume of the square pyramid is 400 cubic centimeters. Find the volume of the rectangular pyramid. Again, simulan natin sa v equals 1/3 bh or v equals 1/3 times area of the base times height of the pyramid. Since hindi na naman given yung area, tingnan natin yung base. Yes, rectangular pyramid to. So, ang area ng rectangle ay length times width. We can now proceed. Bring down natin yung v equals 1/3. Ano naman yung length at width ng base dito? Yes, yung 30 at 12. So, sulat natin times 30 times 12. At ano ang height ng pyramid? Yes, yung 18 dahil yung 24 ay slanting height. So, sulat din natin 18. Now, if you will check, lahat yung 30, 12 at 18 can be simplified with 1/3. So, for this example, let's use 30. So, magiging 1 at 10. Therefore, v is equal to 1 times 10 times 12 times 18. Or, v equals 2,160. At dahil yards yung unit of measurement, huwag kakalimutan isulat yung cubic yards. Therefore, our volume is 2,160 cubic yards. Try naman natin pag-triangular yung pyramid. Again, simulan natin sa formula na v equals 1/3 bh or v equals 1/3 times area of the base times height of the pyramid. In this case, triangle yung base natin. Naaalala mo pa ba kung ano yung area ng triangle na formula? Yes, 1/2 bh. So again, let's bring down v equals 1/3. Tapos, para sa 1/2 bh, alin ba dito yung base at height ng ating triangle? Yes, yung 4 at 3. Therefore, that's times 1/2 times 4 times 3. At ano ba yung height ng ating pyramid? Yung 7. Dahil yung 9 ay slanting height. So, sulat natin 7. Now, let us simplify. Okay, so we now have v equals 1 times 1 times 2 times 1 times 7 or simply v equals 14. Kung titingnan, walang naka-indicate na unit of measurement. So we can just write cubic units or cubic units. Therefore, our volume is 14 cubic units. Level up tayo. This time, we have to find the measurement of the square base's sides. Intindihin muna natin. Kung kanina, ang hinahanap natin lagi ay volume, this time, given na yung volume which is 100 cubic centimeters. Ang hinahanap ay ito, yung side ng ating square base. So, sisimulan pa rin natin yan with v equals 1/3 bh or v equals 1/3 times the area of the base times height of the pyramid. Since square pyramid ito, we can replace this part as s squared. Our volume is 100. So, sulat natin dito 100 equals 1/3 times s squared and then ang height ng pyramid ay 12. Next, we can now simplify. So, yung 1/3 at 12 ay magiging 1 at 4. So, we have 100 times 1
times s squared times 4, or 100 equals 4s squared. Then, pwede na nating i-divide both sides by 4, and we will get 25 and 1, tas cancel sa kabilang side. So, rewrite natin. We have 25 equals s squared. Then, since we only need s, kukunin natin yung square root ng both sides. So, square root of 25 is 5, and square root of s squared is s. Then, huwag kakalimutan yung unit measurement. Since side lang ito, centimeters lang. Hindi na siya cubic, hindi rin square. Therefore, the measurement of the side is 5 centimeters. Let us find the height of this pyramid. Intindihin natin ulit. Given na yung volume na 126 cubic inches. Given na rin yung 9 at 7 na sides ng ating triangular base. Ang hinahanap ay yung height ng pyramid. So again, ang formula natin ay V equals 1/3 BH, or V equals 1/3 times area of the base times height of the pyramid. Since triangular ang pyramid natin, we can replace this as 1/2 BH. Then, ang V natin ay 126. So we can write it there also. Equals 1/3. Then, para sa 1/2 BH, alin ba dito yung base at height ng triangle? Yes, yung 9 at 7. So, we can write times 1/2 times 7 times 9. Paano yung height ng pyramid? Since unknown, we can simply write h. Then, let us simplify. Yung 1/3 at 9, pwedeng maging 1 at 3. So, that gives us 126 equals 1 times 1/2 times 7 times 3 times h, or 126 equals 21 over 2h. To simplify, we will multiply both sides by 2 over 21. Then cancel, makukuha natin 1 at 6. Sa kabilang side naman, cancel lang. So that is like saying 2 times 6 equals h. 2 times 6 is 12. And ang ating unit of measurement ay inches. So, our height is 12 inches. Try it! Pause this video and find the volume of the pyramid. Pagtapos ka na, play it again to check if your answer is correct. Simulan natin sa ating formula. Then, let us bring down V equals 1/3. Ang area ng ating base ay given na. Ang height naman ng pyramid ay 12, dahil yung 13 ay slanting height. Parehong pwedeng isimplify sa 1/3 yung 72 at 12. Pero for this example, let's simplify it with 12. So, magiging 1 at 4. Therefore, our volume is equal to 1 times 72 times 4, or 288. At dahil feet yung ating unit of measurement, we will write here cubic feet. Therefore, our volume is 288 cubic feet. Nagets mo rin ba? Naks naman, Lodi! Isa pa. Pause this video and find the volume of the rectangular pyramid. So again, formula. At dahil hindi na given yung value ng area, kailangan nating check ito. Rectangle yan. So, length times width. Now, we have V equals 1/3 times our length and width na 2 and 8. So that is 2 times 8. Ang height naman ng pyramid ay 6 dahil yung 9 ay slanting height. Simplifying, 1/3 and 6, we will get 1 and 2. So, therefore, that is V equals 1 times 2 times 8 times 2, or V equals 32. Then, dahil meters yung unit of measurement, sulat natin dito cubic meters.
Therefore, our volume is 32 cubic meters. Nakuha mo rin ba? Kung ganon, ikaw ay certified na matindi! Sana marami ka natutunan sa video natin today. Marami pa tayong videos about volume, so make sure to check them out. Till next time, bye!